kaugnay pa rin po ng Visconde Massacre case, hindi raw umalis ng bansa si Hubert Webb nang mangyari ang Visconde Massacre case. Pero wala rin daw ebidensya o testimonyang maglalagay sa kanya sa pinangyarihan ng krimen. Ang tanong ngayon, ano ang maaaring maging epekto ng mga bagong revelasyon na ito na inilabas kahapon ng NBI? Kasama natin ngayong umaga si Attorney Raymond Fortun, isang criminal law expert at abogado rin ng ilang sikat na personalidad gaya na lang ni dating Pangulong Joseph Estrada. Good morning po, Attorney Fortun. Okay, enlighten us about this. May patutunguhan pa ba yung mga bagong revelasyon ng NBI kahapon na... Kasi di ba may double jeopardy, hindi na pwedeng kasuhan ng isang tao of the same case na na-acquit na siya of, di ba? That's right. Oo. Mm-hmm. So kung meron mang mga ebidensya na bagong nakalap, ay ito lamang ay pwedeng gamitin para dun sa mga akusado na hindi pa no, na kumaharap sa husgado. At meron pang dalawa, yung Dong Ventura at Joey Filart. Joey Filart. Pero tungkol dun sa mga akusado, no, yung pito, including Hubert Webb, oo, na sila ay na-acquit na ng Supreme Court. Ay baliwala na lahat itong so, evidence. So, wala na itong bearing kaila Hubert Webb? Absolutely not. Absolutely not. Pero may sinasabi kanina sa report ng isa naming reporter, si Cedric Castillo, may isang law dean na nagsasabing pwede daw mag-file ng civil case. Pwede po ba talaga mag-file ng civil case sa inyong opinion? Mawalang galang po. Hindi na po pwede magsampa ng bagong civil case. Bakit no? po? Kasi ang general rule po sa ating mga husgado, mm-hmm, pag kayo ay nagsampa ng isang criminal case, oo, kasabay na 'yon yung inyong civil yung civil action. Ito yung no? humihingi ka ng damages. Correct. Oo. And in fact, pag ating susuriin yung decision noong lower court judge, okay, no, si Justice Tolentino, oo, nag-award siya actually ng 3 million in damages, no, against the accused. No, and yung lower court. Yes. And in fact, doon pa nga sa Court of Appeals, tinaas pa nila yung moral damages. Aha. No, so makikita nyo na yung civil liability ng mga akusado were actually touched upon and decided upon by the lower court and the Court of Appeals. So, sa madaling salita, yung aspetong sibil ng kasong to, eh, na-desisyon na kasi nag-award na nga ng damages yung That's lower correct. Court. That's correct. Now, the only instance na pwedeng magkaroon ng separate na civil case is kung yung complainant, no, simulat sa pool, ay nagbanggit na dun sa lower court na ihihiwalay niya yung kanyang criminal action at yung kanyang civil action, no? Yung kanyang paghahabol ng danyos, okay, at yung mismong paghahabol niya ng kaparusahan, no, na penalties, yung criminal punishment doon sa mga akusado. Hindi po nangyari yun. Okay, okay. Okay, so attorney, malinaw na hindi pwede ang makasuhan ulit ang mga web, pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi na natin pwedeng pag-usapan yung kaso or hindi na natin pag-usapan dahil ang sabi nga ni Mr. Visconde, eh, gusto niya lumabas yung sinasabi niyang katotohanan. Yes. Ang pinakamalaking issue kahapon was na shattered down ng NBI ang alibi ni Hubert Webb by proving na hindi daw umalis ng bansa si Hubert Webb. Pero hindi rin naman nila na prove that he was in the scene of the crime. Pero hindi daw siya umalis. Kumbaga wala. You think this is material? Evidence? Yeah, I believe that if this piece of evidence was presented during the trial, I would like to believe that yung defense ni Hubert Webb of alibi would not have been given due consideration by the court. So, ang sinasabi niyo, kung kunyari itong ebidensya na nilabas ngayon ng NBI, nilabas noon before the Supreme Court reversed the decision of the lower court, ano sanang nangyari? Yes, oo. Hindi, kasi ganito yan. Ano? Yung Supreme Court, ang kanilang dahilan kung bakit nila inacquit si Hubert, yung sinabi nila is that hindi nabuwag ng prosecution yung defense of alibi ni Hubert. No? Ang ebidensya ni Hubert is to the effect that on March 9, 1991, siya ay umalis ng bansa. Mm-mm. Nagpresenta siya ng mga ilang mga ebidensya, mga tickets ng United Airlines, mm-mm, yung kanyang passport, mm-mm, no, yung airline manifest na tinatawag. Mm-hmm. No? And of course, nagpresenta siya ng medyo marami-rami rin namang mga testigo na, na umano'y nagpapatunay na nandoon siya sa United States nung mga panahon nung pangyayari nung massacre. So the thing is that under our jurisprudence, an accused must be able to establish through clear and very convincing evidence that talagang imposible na ikaw ay nakakommit nung krimen na yon. Kasi wala ka dun sa... Imposible na ikaw ay nandoon sa Pilipinas o sa Paranaque mismo noong June 30, 1991. Okay. Ngayon, so, kaya kinakailangan lahat itong ebidensya na to. Mm-mm. Kung meron ngayong ebidensya na lumalabas na ikaw ay wala namang record na umalis ng Pilipinas noong March 9, 1991, katulad ng sinasabi mo, then ito ngayon ay question mark. No? And yun ngayong...
alibay mo na ikaw ay umalis ay magkakaroon ng pagdududa. So, ang importante nga dito is kailangan walang kaduda-duda yung defense of alibi. Mm-hmm. Kung merong pagdududa ito, then the court has no reason in order to accept kagad yung iyong defense of alibi. Importante, and this is in light of the supposedly no yung clear identification by an eyewitness of the presence of the accused doon sa scene of the crime, no? Now yung second ground na ginamit ng Supreme Court is that yung daw prime yung principal witness ng prosecution si Jessica Alfaro, si Ms. Alfaro ay hindi daw credible witness. Correct. Ang ginamit ng husgado ng Supreme Court na dahil na basis for that finding is yung napakarami rong inconsistency. At saka yung pagpalit-palit niya. Talagang hindi na masasabi na clear and credible yung kanyang testimonya kasi nung siya ay nagte-testify, ay siya mismo ay nalilito doon sa mga tanong na nabinigay sa kanya ng mga counsels ng defense. Okay, okay. So kung lumabas itong ebidensyang ito before, hindi sana na-reverse ang decision. Well, you think would be more difficult for a higher court to reverse, no? To be candid, actually, no, ako, ang personal opinion ko pa nga is that the Supreme Court should not even have touched upon issues of fact, no? Kasi you think it had no business? Well, it is my personal opinion that the Supreme Court is only limited, no, to questions of law. Pero, well, the court may have its reasons, no, for going into issues of that nature, no? Pero sa aking pagkakaintindi pa nga is that initially ang hinahabol ni Hubert Webb was an acquittal on the ground that the DNA samples noong semen were misplaced, no? So in other words, it was the ground was lack of due process. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon, no, to be able to establish evidence which would show na hindi siya involved dun sa crime. So lack of due process is a legal issue. The Supreme Court had the right now to touch upon that, no, to, or kasi to make a decision. Issue of law 'yon. Correct. Ngayon, pero kung yung tungkol doon sa yung himahimahin mo yung testimonya ng mga witnesses, that I think normally is limited to within the parameters of the powers of a lower court and the first appellate court, which is the Court of Appeals, no? So akin lang naman ay sa akin pananaw ay, well, hindi na dapat pumunta doon sa issue na 'yon. And pero ginawa yun ng Supreme Court for their right reasons, and that's why I'm only a lawyer and they're the justices of the Supreme Court. Okay. Halata pong masaya kahapon si Ginoong Lauro Visconde dito sa bagong revelasyon ng NBI. Pabor nga ba sa kanya yung findings na ito? Well, yes and no. Again, meron ngayong ebidensya na lumabas na at least creates doubt doon sa alibi angle. Whether so, and it's no, because it's useless, no? Si it's Hubert useless, Webb ay na-acquit na. Even if this evidence comes out, it cannot be used against him or any of the other six accused, no? It can only be utilized for whatever purpose na lang, just to satisfy the revelation of the truth. Ganun na lang, no? Pero it will not serve any purpose whatsoever for the accused. Yung Joey Philart at saka yung Dong Ventura, dahil at large pa rin sila hanggang ngayon, hindi ba nag-apply sa kanila yung double jeopardy? Ay, hindi. No? In order, para malinaw lang, para madaling maintindihan ng publiko, yung double jeopardy, meaning na ikaw ay nalalagay sa peligro na makulong, ay nag-uumpisa pag ikaw ay yung tinatawag na na-arraign, no? Yung tatawagin ka ng husgado, babasahan ka ng demanda sa'yo, ikaw ay tatanungin, do you plead guilty or not guilty? Pag sumagot kang not guilty, from that point on, nanganganib ka na makulong. Kasi mag-uumpisa na ngayon yung karapatan ng Estado para magpresenta ng ebidensya sa'yo. Hindi ka na ngayon maaari nakasuhan ng similar or identical na offense in the future. If for some reason itong kaso na to ay either ma-convict ka or ma-acquit ka or ma-dismiss for any reason, ano, with the consent of the accused. Eh, ang problema, itong dalawa hindi pa na-arraign. That's correct. Kasi hindi sila nakuha. Hindi sila nahuli, hindi sila nagsusurrender, no? In fact, meron nga akong narinig na parang salita, no, ng mga taga-NBI na actually hindi daw mag-a-apply because sila daw ay tumakbo papuntang United States. Well, technically, not accurate, no? Kasi it will apply if the person leaves for a foreign country
in which the Philippines does not have an extradition treaty. Okay. So sa totoo lang, may extradition treaty sa Pilipinas. No? Ang Amerika. So it is correct in the sense that si both si Joey Filart at si Dong Ventura have not been arraigned. So technically, hindi pa sila namimiligro na makulong. Kasi hindi pa sila nababasaan. So double jeopardy doesn't apply to Filart and Dong Ventura. That's correct. Okay, may nakasaksi raw mismo dun sa pagpatay sa Mag-iinang Bisconde, pero ayaw raw magsalita. Ano pa yung pwedeng gawin ng otoridad para, you know, makuha yung katotohanan? Well, normally, no, the state has the power to subpoena witnesses. No? Karapatan nila yan. At pag hindi ito sumunod dun sa subpoena, hindi sila magpakita dun sa hearing, kahit na sila ay nabigyan ng subpoena, pwede sila makulong. Okay. Ngayon, but the problem is that if you have witnesses who are not cooperative, yung mga ayaw magpakita, ayaw magpakilala, ayaw nila mag-attend ng hearing, chances are, pagdating nila at inupo mo dun sa husgado, sasabihin nila nun, wala akong alam, wala akong nakita, hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi niyo. So useless then? Correct. Okay. Let's talk about this prescriptive period. Ilang taon ba talaga to? Tsaka bakit ganun kahaba? 20 years nga ba? Tama? That's correct. For crimes, no, like rape with homicide, wherein the penalty of imprisonment is reclusion perpetua, yung prescriptive period po ay 20 years. Mm-mm. Ang ibig kong sabihin ng prescriptive period, no, ito ay tanning na ibinibigay sa state, no, sa government, in order to put a person in prison. It counted from the time that the offense is discovered or it occurs, no? And it will run all the way until it will only be interrupted, no? Pag nahuli yung tao or pag nag-surrender or yun nga, gaya ng sinabi ko, kung yan ay pumunta sa ibang bansa. All right? So in this particular case, yung prescriptive period is really for 20 years. So kung meron mang panibagong kaso na isasampa, it will have to be up to June 30 of 2011. Kasi yung crime occurred on June 30, 1991. So if they want to file a case against somebody else. Yung halimbawa yung Villadulid and all these people, or yung Black Maria na sinasabi nila, if they want to file a case against these people, kailangan within the 20 years. So kailangan before June 30, which is two days from now. Right. Okay, hypothetical question po, attorney. Kung kayo po ay counsel ni Ginoong Lauro Visconde, at pati na rin ng mga web, two questions, ano po ang maipapayo niyo sa kanila? Oh, kung ako yung counsel ni Hubert, no, initially, tatawanan ko na lang lahat niyan. Kasi wala na namang mangyayari, wala nang bearing, di ba? As far as I'm concerned, no, all of this is a water under the bridge. Wala na to, tapos na yung kaso as far as we're concerned. Mm-mm. Kung meron man lang siyang bearing, it's in the public's opinion. Right. Mm-mm. No, and alam mo, again, as counsel, what I'll just say is, look, the only reason lang naman na nagkaroon nung yesterday's proceedings was based on the instruction of President Noynoy for a reinvestigation. Mm-mm. And the purpose really is probably to find out if, number one, there may be other witnesses. Mm-mm. Number two, probably baka may ibang akusado. Mm-mm. Okay? Mm-mm. But, well, in the process of the reinvestigation, natural, hindi natin may iwasan na titingnan uli ng NBI and ng DOJ lahat ng mga ebidensya na dati na nandoon. It cannot be avoided, no? So the most that I can probably also tell the webs is to just say that, look, this is probably just part of the duty of the government to try to seek out the truth then, no? And I would not want then naman to cast any aspersions on anybody, any ill motives by other people on why they had to do this thing. There was a need to disclose this, and the public really had a right to know. No? Ngayon, pero, kung meron pa naman talagang at large eh. Correct. Although, yun nga, as I said, medyo lumilit na rin yung window ng opportunity ng government kasi masyado na matagal yung kaso. Right. If I were the counsel for Lauro Visconde, that's the most that I can tell him. Look, at least, you know, we got something out of this. Yung kung ano yung mga doubts natin about how the Supreme Court decided the case, about the defenses of the protagonist, the other side, no? Somehow medyo nagkaroon na naman ng panibagong linaw. But it is really ano eh, it's a very small victory eh, kasi tapos na yung kaso. All right, very well said and very, very enlightening. Maraming salamat po. Good morning po, Attorney.